Hello everyone, welcome ulit dito sa aking channel. It's Tuesday once again and I hope lahat kayo nasa mabuting kalagayan saan mang sulok kayo ng mundo ngayon. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo subscriber dito sa aking channel. Pakiclick niyo na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated every time may bagong videos ako dito. Tapos na ang eleksyon at inaantay na lang natin yung official proclamation ng mga nanalo. Pagkatapos nito, magkakaroon na sila ng inauguration. And after that, uupo na ang mga bagong mamumuno sa ating bansa na sina Bongbong Marcos at Sara Duterte. Ibig sabihin nito, babalik na sa pagkapribadong mamamayan si Pangulong Duterte. Pero sinabi rin naman niya na willing naman siya na magbigay ng payo kung kinakailangan ng bagong administrasyon. Yung mga presidential balls naman na natalo, katulad ni Panfilo Lacson, sinabi niya na siya ay magre-retire na. Si Isko Moreno naman, ang sabi niya, ay magiging private citizen na rin siya. Si Pacquiao naman, ang sabi niya, tapos na ang kanyang journey sa pagiging politiko, pero hindi raw sa pagtulong. Si Lenny Robredo naman, ay itutuloy pa rin daw niya ang kanyang serbisyo sa pamamagitan ng kanyang Angat Buhay Program na gagawin ng NGO o Non-Government Organization. Pero siyempre, ang lahat lang ito ay pwede pa rin magbago kung halimbawa bibigyan sila ng posisyon ng bagong administrasyon at kung ito ba ay tatanggapin nila. Ayon nga sa kampo ni na Bongbong Marcos, unity ang layunin nila. Yun ang gusto nilang mangyari, yung wala ng kulay. At pwedeng-pwede na raw na kahit hindi nila kaalyado, ay welcome na makiisa sa layunin nila. Although karamihan sa mga presidential balls na hindi pinalad manalo, ay wala pa talaga silang maliwanag na plano kung ano ang gagawin nila pagkatapos ng nakaraang eleksyon. Si Lenny Robredo ay nagpahayag na ng kanyang gagawin. At ayon nga sa kanya, sisimulan na ngayong July 1st. At ito yung Angat Buhay Program ng dati niyang opisina. But this time nga lang, gagawin na nila itong isang NGO or non-government organization. Sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba itong Angat Buhay Program, ito ay programa ng Office of the Vice President sa panahon ni Lenny Robredo. Inilunsad ito noong 2016. Itong programang ito ay nabuo sa pakikipagtulungan ng Office of the Vice President at ng mga volunteers at donors na galing sa pribadong sektor para matulungan yung mga kababayan nating mahihirap o yung mga tinatawag na nasa laylayan. Kumbaga, ito ay isang programa ng Office of the Vice President laban sa kahirapan. Ang programang ito, itong Angat Buhay Program na ito, ay hindi lang nakatutok sa ilang lugar sa bansa natin. Ito ay nakatutok nationwide. Meaning, sa lahat ng sulok ng ating bansa kung saan ito kailangan. Ilan sa mga tulong na ipinamamahagi ng Angat Buhay Program ay yung pagbibigay ng kaalaman o mga skills sa ating mga manggagawa, sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda at iba pa. Para nang sa gayon ay mas lalong magkakaroon ng kaalaman itong mga sektor na ito at mas ma-improve pa nila yung kanilang mga kakayahan. Meron ding mga livelihood programs, ang Angat Buhay Program. At meron din silang mga housing and resettlement programs. Tulad ng mga ginawa nito sa Marawi at sa Bicol. Meron ding para sa pangkalusugan, tulad ng mga e-konsulta at libreng doktor. Ganon din sa edukasyon, katulad ng mga pagbibigay ng mga libreng school kits at iba pa. Inilunsad itong Angat Buhay Program, lalong-lalo na sa pangangailangan ng mga pinakamalalayo at pinakamahihirap na komunidad sa ating bansa. Kasi alam natin na kahit may iba-ibang programa din ang ating gobyerno para dito sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, hindi talaga kakayanin din ng ating gobyerno na tutulungan ang lahat. Una, siyempre dahil sa dami nito. Pangalawa, hindi rin kakayanin ng pondo ng ating gobyerno na ibuhos lahat dito. Dahil alam din natin na mayroon pang ibang mga pangangailangan ng ating bansa. Tulad ng para sa seguridad ng ating bansa, sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya, sa mga kinakailangang infrastructures ng ating bansa at iba pa. So itong Angat Buhay Program ng Office of the Vice President, ang pondo na ginagamit nila dito ay hindi galing sa ating gobyerno. Ang pondo dito ay galing sa mga volunteers at donations ng pribadong sektor. Para nang sa gayon, mas nagiging malawak ngayon ang naaabutan ng tulong para sa ating mga mahihirap na kababayan. Sa ngayon kasi, ayon sa datos, meron ng 372 organizations na nakikipagtulungan dito sa Angat Buhay Program.
321,000 na rin na pamilya ang natulungan nito at 305,000 naman na mga individual ang natulungan ng Angat Buhay Program. So kung iisipin din natin, sayang naman talaga kung mawawala din ito, kung mawawala lang ito dahil nga iiwan na ni Lenny Robredo yung Office of the Vice President. Sayang kung hindi na may pagpapatuloy itong mga programa para sa pagkain, para sa nutrisyon, para sa edukasyon, para sa healthcare, para sa rural development, housing and resettlement, at even para sa women empowerment. At dahil nga dito, nag-decide ngayon si Robredo at ang grupong bumubuo ng programang ito, na gagawin na lang nila itong NGO o non-government organization na magsisimula nga ngayong July 1st para tuloy-tuloy pa rin ang programa nito. So alamin natin ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin pag sinabi nating NGO? Para sa iilang mga nega, ang sinasabi nila, ang ibig sabihin daw ng NGO ay New Government Organization. Which is for me, parang ang sama naman nun kung ganun yung iisipin nila. Kasi parang sinasabi nila na itong programa daw na ito ay panimula lang para sa isang pag-aaklas laban sa bagong administrasyon. Huwag naman sana nating lagyan ng intriga, lalo pat pagtulong sa mahihirap naman ang layunin nitong programang ito. Kasi kung pag-aaklas lang yung intensyon ng programang ito, edi dapat sana sa 6 years na existence ng programang ito, sana may mga nakapansin na noon pa. Kaya sana itigil na rin sana natin yung mga pag-iisip na parang lahat ng ikinikilos ng mga hindi kaalyado ay itinuturing na kalaban o ikinasisira ng isa. Dapat siguro we should always look at the brighter side. So ano nga ba pag sinabing NGO or non-government organization? Ang NGO hindi lang meron ito sa ating bansa, kung hindi sa buong mundo. Ang isang non-government organization or NGO ay isang voluntaryong asosasyon ng mga tao or organization. Kadalasan ang mga ganitong organizations ay walang kaugnayan sa ating gobyerno. Itinatatag ang isang NGO upang magbigay ng mga serbisyo or para itaguyod ang isang pampublikong patakaran. At kaakibat ng kanilang pagtulong, nandoon din yung pagbibigay nila ng reforma sa sektor na tinutulungan nila na kadalasan nga ay humahantong ito sa paraan ng pagbabago. Ngayon, hindi rin bawal sa batas ang magtatag ng isang NGO dahil karapatan ng mga tao ang mag-organisa at gumawa ng kung anuman ang layunin nitong NGO na gusto nilang itatag. Yun nga lang, dapat lang din talaga na itong mga NGO na ito, kapag ka nagtatag sila ng isang NGO, may kaakibat itong responsibilidad. Kumbaga, kailangan nilang sumunod sa batas natin. So as long as wala silang nilalabag na batas, hindi bawal ang magtatag ng isang NGO. Kasi meron din tayong mga nababalitaan na mga nakakalusot na NGO na kung saan ang katotohanan para sa likod nito ay mga scam sila. Kumbaga, pineperahan lang nila yung mga donors nila. Meron din tayong nababalitaan na mga nagtatago sa likod ng NGO pero ang katotohanan pala nito ay mga makakaliwa sila at ginagamit nila bilang front itong NGO para makapag-recruit sila. Although karamihan naman sa mga NGO na nasa bansa natin ay yung mga NGO na talagang tumutulong sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mga magsasaka at sa pagbibigay ng mga livelihood programs sa mga sektor na ito. Ganon din sa mga biktima ng mga giyera sa ating bansa at yung mga biktima rin ng mga sakuna. So para sa akin, itong Angat Buhay program na ito, kung magiging NGO man ito, ay mas maigi para may pagpapatuloy nila yung nasimulan nila. Isa rin sa patunay nito ay yung malaking tiwalang ibinigay hindi lang ng pribadong sektor ng ating bansa kundi pati na ng mga international communities. So mas mabuti rin talaga na magiging non-government organization na nga lang ito. Kasi kahit papano makakatulong din talaga ito sa programa ng ating bansa laban sa kahirapan. And at the same time matutulungan din ito ang ating gobyerno sa programa nito laban sa kahirapan. Lalong-lalo na para dun sa mga mahihirap na halos hindi na maabot ng tulong na ating gobyerno dahil nasa kasuluk-sulukan na sila nakatira. So sa pamamagitan ng Angat Buhay Program, pwedeng sila yung lumapit sa mga tao na nasa ganitong mga sitwasyon. Aminado rin tayo naman sa hirap na dinaranas ng ating bansa na pinalala pa lalo nung magkaroon ng pandemya. So higit kailanman, mas kailangan ng bansa natin ngayon ang pagkakaisa at pagdadamayan para magtulungan at kahit papano, maiahon man lang ng paunti-unti ang kahirapan na dinaranas ng ating bansa.
hindi na kasi tayo pwede maging choosy pa, lalo sa panahon ngayon. Lalo pat kailangan na kailangan natin ng tulong. As long as sabi ko nga kanina, wag lang lumabag sa batas, ay welcome na welcome ang lahat ng tulong na makukuha para sa bansa natin. So sana, instead na po na inyong mga gustong tumulong tulad nitong Angat Buhay Program, ay sana pagbigyan natin at hayaan natin sila na maisakatuparan nila yung layunin nila at maituloy nila yung mga dati nilang programa. And syempre pa, patuloy rin tayong magmamatyag. Kailangan laging nakadilat pa rin yung ating mga mata at hindi natin ito ipipikit para kahit anumang panggugulo o pang-aabuso ang mangyayari ay hindi ito magtatagumpay. And let's all wish din na sana dumami pa yung mga ganitong klaseng organisasyon na tumutulong sa ating bansa. Because we need all the help that we can get. Dahil hindi ganong kadali masolusyonan yung kahirapan ng ating bansa. We need to work together and get all our acts together. Kasi aasenso lang ang ating bansa, kasama tayong lahat, kung lahat tayo ay makikialam at makikipagtulungan. Sabi nga nila, united we stand, divided we fall. Hindi man agad-agad ito mangyayari, pero kahit paunti-unti man lang ay may mababago sa hirap na kinasasadlakan ng bansa natin ngayon. And that's all for now mga kaibigan, patuloy nating mahalin ang ating bansa. Kapit lang tayo at huwag mawala ng pag-asa. Again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Keep safe everyone and God bless Philippines.